Okay, what you are seeing right now is Davao City International Airport, or also known as Francisco Bangoy International Airport. Tapos may aeroplano ba? Palapag. Di ko alam kung saan ang headwind ngayon. So, shout out kay Bini Manlopig. Bye! May Bini, asan ang ano natin dito ngayon? Headwind, no? Anyway, so dito tayo ngayon sa Francisco Bangoy International Airport, Davao City, no? Para ipakita ko sa inyo ang aming airport dito, no? Na napakaganda, lush greenery scenery. So hindi man siya kasing ganda ni Clark International Airport, hindi man siya kasing ganda ni Mactan International Airport. Pero grabe, maniwala kayo sa hindi, ang feelings ko talaga every time na lumalapag yung aeroplano sinasakyan ko dito sa Davao City is talagang lagi akong nare-renew and nare-refresh yung kahit pa anong mga stress, kahit pa anong mga problema ang aking bit-bit, no, nadala sa lugar kung saan ako nagmumula. The moment na ako'y makakalapag dito sa airport na to, sa runway na to ng Davao, talagang feeling revived, no, feeling refreshed and renewed. Kasi nga sa sobrang ganda ng tanawin, yung mga greenery, lush era, lush greenery, o basta mga ganyan, no? Mga green ba? Green, ano, mga dahon. Oh. Ang ganda niya tignan. Ang sarap sa mata. Napaka-dabis, perfect. Samal, tapos, basta yung ano kasi yung setup kasi ng airport namin dito sa Davao is, yan, flat siya, tapos pagkababa mo, paakit ka pa, yan. Bago ka makapunta ng highway. Okay, so basahin natin ang information about Francisco Bangoy International Airport, Davao City International Airport, Philippines. Okay, Francisco Bangoy International Airport, Davao, or Ikaw, pero hindi talaga kilala ang Ikaw, eh, no? Kaya Davao Airport na lang mas madali. Francisco Bangoy International Airport, also commonly known as Davao International Airport, is the main airport serving Davao City and Davao region in the Philippines. Actually, hindi lang Davao region ang siniserva nitong Davao Airport na to, eh, kasi magaling mga taga-Jensan dito sa dumadaan sa Davao City para umuwi sa kanilang lugar, maging sa Cotabato. Kasi ang sabi nila, ito ha, sabi nila na naka-experience na umuwi sa Jensan sa lugar nila, na napaka-hassle daw kasi wala taxi, wala palang taxi sa Jensan. Kasi nung time na pumunta ako doon, parang naiintindihan ko na walang taxi kasi gabi na. So, bakit walang taxi ang Jensan, General Santos City? So, hindi siya ganun ka-convenient ang isang syudad kapag ka walang taxi. Maganda ang kanilang tricycle. Gustong-gusto ko tignan kasi kulay green lahat, no? Or blue ba yun? Basta uniform. Very unique city siya when it comes to public transport kasi mga tricycle. Sa HU silang pala, no? Very unique. Wala siyang kapareha. Tapos, ayun, walang taxi sa airport ng Jensan kaya napakamahal daw ng ano ng magiging gastos mo doon, napaka-hassle kapag ka doon ka lalapag. Kaya mas maganda daw talaga, best option nila is Davao City sila dadaan pa bago papuntang Jensan. O yan. So hindi lang siya nakalagay dito sa description kasi is yan nga, Davao City International Airport is the third busiest airport in the island of Mindanao, in the busiest in the Philippines in 2022, and it is also serving Davao City in Davao region in the Philippines. Okay, Francisco Bangoy International Airport is tugpahan ng ako kalibutanon Bisaya ay the airport in January 2018 as viewed from across the runway. Ikot-ikot natin, ha. Ayan, may aeroplano. Papalipad na ba yan? Parang cargo yata yan. Okay, so i-zoom in natin, ha, para makita, makikita ko ninyo yung ano, aeroplano na palipad. So ano yan? Air Asia, Philippine Airlines, or Cebu Pacific. So, habang naka-zoom in tayo sa airlines, ay anuhin natin. Wait lang, ha, anong airlines ba yan? Central Airlines. Ah, Korea. Korean mahagala. Central Airlines. Bakit may Korean airline dito? Sige, ha. Nice one.
Okay, sorry. Central Airlines, Wikipedia. Central Airlines was a scheduled passenger airline. Called it a local service air carrier operating service in Arkansas, Colorado, Kansas, Missouri, Oklahoma, and Texas from 1949 to 1967. It was founded by Kit Kelly. Pero bakit Korean yung character nung ano? Nung kanyang nakasulat sa kanyang body number. Pero yan, iikot na yan. Tapos makikita natin siya na mag hindi natin siya makita mag take off kasi malayo-layo pa siya para sa take off area. Pero kung maliit lang yan na aeroplano sana, so makikita natin siya na mag take off, no? Mag defy sa gravity. Medyo hindi tama yung ano natin tempo ngayon kasi maulap, no? So yun, no, ang kanyang lipad ay papuntang norte. So ibig sabihin north headwind kung tawagin. Tama ba ako, Baybini? Let me know in the comment box below. At mayroong aeroplano, chopper. Helicopter pala yan. Yan, no. Ang dami pala natin makikita talaga dito, no, ng mga aircraft. Kapag ka dito tayo na area, dito tayo na location. Ang ganda. Chopper. Saan na yun mag ano, lapag? Saan yun? Parang sa may naglapag. Sa ano? Sa old airport. Okay. Tapos tuloy natin yung ano, yung ating Wikipedia kanina about international airport. Tuloy natin yun sa Davao. Okay. Tapos habang nagbabasa tayo, i-focus natin sa mga building na may kita ho ninyo para magandahan kayo. Diba? So, meron siyang ano, public airport type. So, public. Hindi siya private. Owner, operator. So, Davao International Airport Authority. Tapos, serves Metro Davao. Location, Sasa, Buhangin, Davao City. Sasa and Buhangin. No? So, ano siya? Pinaghati, Buhangin, Barangay Komunal, Sasa, kilometer 10. Or, kilometer 10, no? Pwede. Tapos, zoom out para makita naman natin dito na area. Samal, ang ganda na Samal. Anyway, so Metro Davao, tapos sa okay, opened, ayan, August 25, 1958. So it's 65 years ago na pala no, nagkaroon tayo ng airport dito sa Davao. Tapos hub for PAL Express, Philippine Airlines, operating base for Cebu Pacific. Time zone PHT. Elevation 29 meters or 96 feet. Above miles sea level, okay, AMSL coordinates, okay, di ko na alam yan, the picture, okay, ano pa ba, runways, no, meron siyang runways, mga kagala, ito ang nakasulat dito na ano, direction is ano to, 523, ang length naman ng runways ay 3,000 meters, kung sa feet naman ay 9,843 feet. Surface, asphalt, concrete. Okay, asphalt, concrete yung runway natin dito sa ating aeroplano. So, meron siyang passenger na naitala, statistics 2022.
2.7 million 2,769,546. Mataas, no? Pataas ang pataas. Aircraft movements is 19,181 sa buong taon to, ha, no? 2022 lang to, ha, hindi to kasama sa 2023. Cargo in kilograms 36,100,892. Tumaas din siya, lumataas lahat. History. So sige, history. Early history. The site of the airport began operations in 1940s as sa landing field with a donation of land in Barangay Sasa located in Buhangin District of Davao City by Don Francisco Bangoy, the then current patriarch of an influential family that founded and settled in Davao alongside Don Jose Yangorin. That time it began operation. The airport merely consisted of 1,200 meter or 3,900 feet unpaved grass runway in concrete huts serving as terminal buildings. At the time, throughout much of the 1940s, the early 1950s, both Philippine Airlines and the Philippine Air Force provided air service to the city. So si ano pala, si Bangoy ay ano siya, no? Ang tawag dito, patriarch. Ano ba ibig sabihin ng patriarch? Wala na tayong oras para mag-ano pa, Google ulit kung ano ibig sabihin ng patriarch. Wait lang, ha. Oh, Don Francisco Bangoy, the then current patriarch of an influential family that founded and settled in Davao alongside with Don Jose Yangorin. So parang naging Don sila automatic, no, mga banyaga, no? Mga banyaga means mga ano ba? Mga dayo lang sila sa Davao, tapos sila pa yung naging ano sa Pilipinas, tapos sila yung naging Don. Tama ba? Oh, Bangoy in the Yangorin. Mga ano yan, mga Spanyol yan, mga Hagala. So, Davao Airport was opened for civil aviation on August 25, 1958. It initially consisted of a new 1,500 meter to or 4,900 feet long by 30 meter or 98 feet wide concrete runway and a 200 meter or 660 feet long by 60 meter to or 20 feet wide apron. The grass strip airstrip was later converted as taxiway for general aviation. Taxiway. Diba yung taxiway, yun yung ano, parang daanan ng isang eroplano ulit para sa panibagong ano. Para sa paglilipad ka, okay, hindi mo na kailangan antayin na lumapag pa yung isa. Pwede ka nang lumipad, diba? Taxiway. Okay. Tapos, wait lang. In 1959, the complex consisted of a small control tower and several low-rise buildings. On June 1960, Republic Act Number 2762 was enacted with which renamed the airport to Francisco Bangoy Airport in honor of the late Don Francisco Bangoy. So, right of way and access. So, to the terminal buildings in the airport were improved through further donation of land by Pasiano Bangoy, Francisco San, during the later. So, okay, yun na yun. Okay na tayo, mga Hagala, sa ano natin, sa ating information. Future development, ano ba mito? Mayroong future development, tinan natin, maliit lang to. The airport was slated for upgrading in 2016 but the project was shelved. In 2017, an expansion project of an airport was announced. Odina Corporation submitted an unsolicited proposal in 2018 and received the original proponent status by a Department of Transportation in that year. The expansion and upgrading project would involve the expansion of the existing passenger terminal building, landside and airside developments, construction for a parallel taxiway. So wala pa tayong taxiway sa Davao. And the introduction of new technologies. Yun, structure, statistics. Okay na yan. So that's all for today's video. Thank you for watching. Bye-bye and ingat. Ganda dito tignan. Try yung mamasyal dito pumunta. Tapos gilid. Makikita mo rin yung, ano, yung skyline of Davao. Malayuan nga lang. Tsaka foggy, no? Kaya hindi makikita yung mga object.